So, ahipo, so good morning. So this will be the second week of our mathematics 10, third quarter. Still, we are on permutation. Permutation pa rin tayo ngayon. But in this case, yung permutation natin na i-discuss is on a higher level. Kasi yung mga diniscuss ko last week, which is yung basic permutation, yung ating pong kapag nauulit yung mga letters or may magkapareho at saka circular permutation ay those are all basic. Okay? All basic. So balikan lang natin na mabilis yung mga yon before we start. Okay? So let me share. Ano po ha? So last week, we discussed, ito yung permutation na natin, sabi nga natin, yung permutation natin, napahalaga yung arrangement ng bawat bagay. Katulad ng 21 at 12, though pareho silang may 2 at 1, 12 is different from 21. And we started on discussing on the idea of factorial kasi napaka-importante ng word na ng factorial in order to solve our permutation. Tandaan, kapag may nakita tayong dito, pag nakita tayo number na may exclamation point, ibig sabihin ng factorial, if that is 5 factorial, ibig sabihin it's 5 times 4 up to 1. Okay? Kung 3 factorial, that's 3 times 2 times 1. But if that is 0 factorial, it means 1. Okay? So, ngayon, ginawa natin yun. So, nag-start tayo with the idea of arrangement. Okay po, kunyari, sabi nga natin, yung 5 magkahapat, may limang player na gustong naglaban-laban sa isang contest at kukuhanin natin yung first, second or third or gold medal, silver medal at saka bronze medal. So ibig sabihin, we have 5 choices and we have 3 placement. Okay po, the first, the second, the third. Ang ginawa natin muna, so first, ilan yung pwede? That's 5. The second is 4 na hindi na pwede si first. Then sa bronze natin or the third placer is 3 na lang kasi hindi na pwede si gold at saka si silver. So pwede natin, isinusulat natin siya as 5 factorial over 5 minus 3 kasi 5 yung choices natin at 3 yung placement na pinag-uusapan natin. Tandaan natin na you can use scientific calculator. Okay? You are allowed to use scientific calculator. Okay? So, katulad nito, para mas madali, kung ilalagay natin yan sa scientific calculator, kung makakita kayo ng calculator na may wait lang. NPR na tinatawag. Pag nakita kayo ng NPR, sulat nyo lang po sa calculator. Ngayari ay 5. Bagos NPR, pindutin yung PR, then 3. Ibig sabihin niyan, it's 5 permutation of 3. Makukuha niyo po agad yung nakuha natin, which is yung 60. Which, tama ba? 60, which is 5 times 4 times 3. So that will be 60. If you have your calculator with you. Okay? That's 60. That's basic. Okay? Kung may calculator kayo. Kung wala naman kayong calculator, edi ito ang gagawin natin. Which is yung 5 factorial over 5 minus 3 factorial na magiging 5 factorial over 2 factorial na makukuha pa rin natin yung 60. Okay? So, nasa inyo po yun. Kung may calculator kayo dyan or pwede kayo mag-download ng calculator sa Google Play, pwede po yun. Mas mapapabilis ang inyo po. Katulad nito, the word love me, which is L-O-U-V-M-E, which is we have 6 letters at i-arrange natin yung 6 letters na yon in a different way na magkakaiba sila, di ba? L-O-V-M-E. So that is 6 permutation of 6. So kung mayroon kayong calculator, pindutin si 6, NPR 6. So makukuha nyo pa rin yung 720. Okay? So those are basic. Bagos ay napag-aralan natin ang distinguishable. Yung mga distinguishable ay yung may mga magkakatulad.
Katulad po nitong DAD, which is there are three letters, pero yung D at D ay pareho. So, naging 3 factorial over 2 factorial siya. So, kung ilan lahat sila over yung mga nauulit na letters. Just like Mississippi na 11 letters, pero yung I, apat na beses, yung S, apat na beses, at yung P, 2 beses. So, naging 11 factorial over 4 factorial over 4 factorial over 2 factorial. Okay? We also discussed the circular permutation. Yung circular permutation natin ay kapag bilog. Kapag taong pinag-uusapan natin na tuubo sila, maminusan lang natin ng isa, then gagawin natin factorial. Kung 5 tao yan, pauupuin natin sa bilog, so that's 5 minus 1, that's 4, 4 factorial. Ibig sabihin, that's 4 times 3 times 2 times 1, so that will be 24. Pero kung pinag-uusapan natin ay mga bagay na pwedeng hawakan, balikta rin. Okay? Patulad ng porcelas, ng quintas. So ganun pa rin, babawasan natin ng isa, pero i-divide natin by 2. Patulad ng porcelas, if there are 6 beads na ilalagay natin sa porcelas natin, so that it will be 6 minus 1, that will be 5. 5 factorial. What is 5 factorial? That's 200 for 5 times 6, 30 times, times 5 times 4 is 20, times 3, 60 times 2, 120, i-divide natin by 2, so na magiging 60 na lang siya. Okay po, kapag pinag-uusapan natin ay mga bagay na pwedeng hawakan. Pero pag tao lang, walang divided by 2. Okay. And I asked you to answer 1 to 20 last time. So pausap lang po ng open ng ating pong mic, pahipatay po muna. Yan, salamat po para mas malinaw tayo. Okay. So ngayon, may mga ilan nagpasa sa inyo, but hindi ko pa chine-check. Bakit ko hindi pa chine-check? Dahil bibigyan ko kayo ng pagkakataon later na balikan ulit itong 1 to 20 na ito at alamin kung tama ang sagot nyo dahil may makadugtok ba. Okay. So punta tayo sa kaduktong nitong permutation na ito. Okay. So ano yung kaduktong nito? Punta tayo doon sa idea ng level up. Ibig sabihin conditional. Okay? So yung pag sinabi natin conditional, may mga sitwasyon na kailangan nating i-consider bago tayo basta-basta mag-compute. Okay? Unlike nung ating pong huli, kunyari ay sinabi lang nila 5 position, 5 pagpipilian, 3 ang position ng pagpipilang lalagyan, tapos na yon. Pero minsan, may mga condition na hindi naman, may mga condition na kailangan mo natin i-consider bago tayo gumawa. Let's start with the idea of sum rule and product rule. Ano po ba itong sum rule and product rule? Hey, so how do we differentiate the two rules? Kapag sinabi nating sum rule, if we have T1, T2, up to Tm, that can be done in N1, N2, N2 ways, respectively. And no of those two tasks can be done at the same time. Ano ibig sabihin nun? No two tasks can be done at the same time. Pag-usapan natin yun, ha? Okay. Example. Itong picking a fruit from a basket of 2 atis and 2 chicos. Kung mapansin natin, naging maliwanag tayo at nagkaroon na ng mga clarification na hindi lang basta kunyari ay balloons. Okay po, balloons. Okay po. Kung saan, kinarify na natin anong bumubuo doon. Example nito, fruits. May mga fruits nga po, pero niliwanag na natin na may 2 atis doon at may 3 chico. Okay. May 2 atis, may 3 chico. Sabi, picking a fruit from a basket of 2 and 3 chicos. Okay po. So, ang tanong natin dito, ilan ang bubunutin? Sige nga, ilan yung bubunutin natin? Yes po, sa gulo. Isa lang po, sir. Isa lang. Ngayon, ilan yung choices natin? Yes po. Doon sa unang basa, ilang choices ang pagpipilian natin sa isang bunot na yon? Yes po, sa gulo. 5 po, sir. 5. So in that case,
Though may merong clarification classification ng mga pagpipilian, hindi natin kino-consider yung mga classification kasi hindi naman in-specify na kailangan chico o atis yung magbunot natin. Okay? So ibig sabihin noon, ang gagawin natin ay ipag-plus lang yung mga choices. There are 5 choices. Yung dalawang atis at tatlong chico. So, ibig sabihin, that will be 5 permutation of 1. So, magiging 5 permutation of 1. This is ito ay example ng ating pong addition rule. Kasi in-add lang natin yung mga choices. Regardless kung atis ba siya o chico, alam natin na mayroon tayong 5 choices. Yung dalawang atis at tatlong chico. At isa lang ang kailangan natin. Clear po ito. Ngayon, tingnan natin yung pangalawa. Picking an atis and a chico from a basket of 2 atis and 3 chicos. Okay po? So, naging maliwanag po na ilan ang bubunutin natin? Ano yung bubunutin natin? Sa second condition. Yes po, Brian Sagulo. Sir, isang atis tas isang chico po. Okay po. Naging maliwanag. Hindi lang basta bubunot ka ng prutas. Maliwanag ang condition niya, kailangan ko ng isang atis at isang chico. In that case, dumadating tayo sa punto na kailangan na natin paghiwalayin si atis kay chico. Okay? Ilan ang kailangan nating atis? Isa. Ilan ang kailangan nating chico? Isa. Ilan ang atis? Ilan ang atis natin? 2 po. Ilan ang chico? 3 po. 3. Pag bumunot ba ako ng atis, tapos na ang usapan? Hindi po. Hindi pa. Kasi kailangan ko rin bumunot ng chico. So, ibig sabihin, may dalawang process tayong nagagawin. May dalawang process tayong gagawin. Yung pagbunot ng atis at pagbunot ng chico. Unlike nung una, bumunot ka lang, tapos na. Okay? So, paano natin gagawin yan? So, this, papasok dito ang multiplication. Paano siya naging multiplication? Okay? So, ang gagawin natin ay may tatlong choices tayo galing sa at sa may dalawang choices tayo sa atis at dalawang choice at tatlong choices sa chico. Ano 'yon? Ba't naging 2 times 3? Kasi that will be 2 permutation of 1 times 3 permutation of 1. Okay. Bakit po naging 'yan? Ba't nagkaroon ng multiplication? Kasi doon sa unang bunot mo, dalawa lang yung pagpipilian mo, hindi mo isasama si chico. Kasi ang pinag-uusapan lang natin dito ay si atis. At ilan ang kailangan kong atis? Isa. So out of dalawa, kailangan ko ng isa. Kaya siya naging 2 permutation of 1. Yung pangalawang bunot ko, kailangan ko ay chico. So ibig sabihin, naging 3 permutation of 1 siya. Okay, naging 3 permutation of 1 siya. So ano yung 2 permutation of 1? Kung babalikan natin yung formula, kung kayo ay may calculator, mabilis masasagutan. Pero kung wala kayong calculator, that will be 2 factorial over 2 minus 1 factorial. Which is 2 factorial over 1 factorial. So ang lalabas dyan ay 2. It's the same way with 3 factorial. 3 permutation of 1, so that will be 3. Kaya siya naging 6. Okay? Clear po tayo sa differentiation. Yung isa, walang condition. Yung pangalawa, may condition. Clear? Or kailangan pa ng isa pa? Isa pa po, sir. Okay po. Sige. Let's have another example. Yan. A passenger wants to go to Tacloban from Manila. Tandaan natin, from Manila to Tacloban. Okay. From Manila to Tacloban.
If there are 4 buses from Manila to Sorsogon, 4 ships from Sorsogon to Tacloban, and 3 flights from Manila to Tacloban, how many ways can a passenger go to Tacloban from Manila? Hey, ang aalamin natin, ilang sa ilang paraan daw makakapunta ang passenger kung nasa Manila siya at pupunta sa Tacloban, given these situations. Pwede kang sumakay ng bus, pero Manila to Sorsogon lang yon. Pwede kang sumakay ng ship, 4 na ship, pero Sorsogon to Tacloban lang yon. Pero meron din naman tayong flight, eroplano, na direkta Manila to Tacloban. So, alamin muna natin. So, meron ba tayong sitwasyon dito na tapos agad? Makakapunta agad ako from Manila to Tacloban. Meron po ba ditong sitwasyon na pwede ako pumunta from Manila to Tacloban diretsahan? Tapos ang usapan agad. Ilan po yun? Ano po yun? Three flights from Manila three flights to Tacloban. Okay po. So pwede ako sumakay ng flight Manila to Tacloban diretsahan. Kasi yun ang kailangan natin eh. Maharating ako from Manila to Tacloban ng diretsahan. At pwede ako sumakay ng eroplano tapos agad ang problema ko. So ibig sabihin may 3 choices agad ako. Bakit po 3 choices? 3 flights. Pwede ako mamili ng kahit anong eroplano gusto ko. May 3 eroplano na nag-o-offer sa akin ng Manila to Tacloban. May choices ako, 3. So tapos ang usapan. Ngayon, meron akong choices din na maging cutting trip. Ano ibig sabihin cutting trip? So, punta ko dito, may stopover, then from that stopover, punta ako doon sa gusto kong puntahan. So, ibig sabihin, example, kung nasa Maynila ako, ano mga choices ko? Nasakyan. Sige nga muna. Kung nasa Maynila ako, ano mga pwede kong sakyan? Or bus po. Pwede ako sumakay ng eroplano or sumakay ako ng bus. Diba? Pwede ako sumakay ng bus. Clear po? Ito, 3P1 to. Kasi isa lang naman ang pipiliin ko dyan eh. Diba? 3P1. Okay. Or sumakay ako sa bus, which is, ilan ang choices ko sa bus? Apat po. So technically, isa lang ang sasakyan mo dyan. 4P1. Ngayon, yung 4P1 na yon, saan ako dadalhin nun ng 4 na bus na yon? Sorsogon po. Okay. Kung nakarating ako ng Sorsogon, tapos na ba ang usapan? Nakarating na ba ako sa dapat kong puntahan? Hindi pa po. Hindi. Ibig sabihin, kung hindi pa tapos, ibig sabihin nun, times yon. Kung hindi pa tapos, times yon. Ngayon, nasaan na ako ngayon? Kung sumakay ako ng bus, saan ako nasa second destination na ako? Ano yung second destination ko? Nasa Sorsogon na ako. Kung nasa Sorsogon ako, ano sasakyan ko? Ship po. Ship. Ilan yung pagpipilaan kong ship? 4 po. 4. So isa lang din doon ang sasakyan ko kasi isang tao lang naman ako eh. Diba? So that becomes 4P1. Okay? So kung sumakay na ako ng ship, nakarating na ako ng Tacloban? 4 po. Okay. So ibig sabihin, etong dalawang to, yung 4P1 na bus papuntang Sorsogon at Sorsogon papuntang Tacloban, hindi pwedeng maputol yan. Ibig sabihin, isang buo yan. Kapag isang buo yan, multiplication yan. Pero kung tapos agad ang usapan, which is katulad ng flight na Manila to Tacloban, solo yan. Tapos na ang usapan natin dyan. So kung kukompute natin to sa ating pong calculator, ang 3P1 ay 3. Ia-add natin yun sa choices. So may 3 na akong choices. Okay po. Ngayon, doon sa pagsakay ko sa bus, may ilang way ako para sumakay doon. So that's 4P1 plus times 4P1. Ano ang 4P1? 4 permutation of 1.
Four po. That four will be po. Four. Then, ano yung 4P1? That's four ulit. So that will be 4 times 4, 16. And this will be 3. So ibig sabihin, I have 19 choices. I have 19 choices ng ways papuntang Tacloban. Clear po tayo? Naintindihan po? Opo. Okay. Okay. That's 19 ways. Bigyan ko pa kayo ng isa pang example. Example, sa canteen. Sa canteen ha. May apretada. May adobo. Adobo, sorry. May caldereta. At saka may isda. Pritong isda. Pritong isda. Ay. Ngayon, sinabi, kunyari, ang sabi ko, nagpabili ako sa'yo. Ang sabi ko lang, ibili mo ako ng isang pang-ulam. What will be your permutation? Isang pang-ulam. Wala akong sinabing ano ha. Isang pang-ulam. What will be your permutation? Anyone? I need isang pang-ulam. Apritada. May ang nasa kantin ay apritada, adobo, caldereta, pritong usda. What will be your ano? Your permutation? Anyone who would like to add or say answer? Try. Ilan bang pang-ulam na pinagpipilian natin? Sige, sagulo. Sir, one permutation of one po. One permutation of one. Hindi. May tamang konti pero hindi tama. Tandaan natin, ang permutation is start with the options at ilan yung kailangan mo. Sige, sino yung isang naghahan bukod kay Sagulo? Si John Michael. Sir, four permutation of one po. Correct. That will be four permutation of one. Regardless kung baboy siya or isda, lahat yan pang ulam. Diba? Ilan ang kailangan mong pang ulam? Isa. So that's four permutation of one. Ngayon, sabi ko, ibili mo ako ng dalawang pang-ulam. What will be the permutation? Yes po, Sagulo. Sir, one permutation of two po. Four permutation of two po. Four permutation of two, that's correct. Kasi apat yung choices natin, dalawa yung kailangan ko. Ngayon, sabi ko, ibili mo ako ng pang-ulam na baboy. Isa lang. Isang pang-ulam na baboy. So what will be its permutation? Yes, Noreen. Three permutation of one po. Correct. That will be three permutation of one. Kasi tatlo lang yung baboy natin. Hindi mo na isasama yung isda sa choices. Dalawang pang-ulam na baboy. Yes, Sagulo. Three permutation of two, sir. That's three permutation of two. Eh, paano pag sinabi ko, bili mo ako ng isang, ng dalawang pang-ulam, keso, ang gusto ko, isang baboy, isang isda. Isang baboy, isang isda. Sige nga po, what will be your permutation? Isang baboy, isang isda ang pang-ulam na gusto ko. Noreen. Three permutation of one. One permutation of one po. Ano yung sign sa gitna? Time. Correct. Po.
That's good. That's very good. That's three permutation of one times one permutation of one. Kasi, that isang baboy at isang isda. So technically, unahin mo si baboy. Ilan ang kailangan mo sa baboy? Isa. Ilan yung choices? Tatlo. Three permutation of one. Pero hindi pa tayo tapos doon. Kasi kailangan ko rin bumili ng isda. Ilan yung choices ko sa isda? Isa. Ilan ang kailangan ko? Isa. So that's one permutation of one. Maliwanag na po ngayon. Clear na po tayo? Yes, yes po. Okay. So, yun po. Mas naliwanag na para kayo pagkain. Okay. Yan. Yeah. Katulad to. A student went to mall and was about to buy 5 different shirts, 6 different shorts, and 4 different pants. When she is about to pay at the cashier, she found out that her money can only pay for only one type of clothing. In how many ways can she choose what to buy? One type of clothing. Isa lang raw ang kaya niyang bilhin. So anong tamang sagot dito? So nanguha siya, may 5 siyang shirt, may 6 siyang short, at may 4 na pants siya. Kaso isa lang parang kaya niyang bilhin. So ano ang permutation natin dito? Isa lang ang kaya niyang bilhin out of lahat ng kinuha niya. What will be the permutation? Anyone who would like to answer? Kumuha siya ng 5 shirt, 4 na pants, at saka 6 na short. Pagdating niya sa cashier, ay isa lang naman pala ang bibilhin niya. So anong permutation yun? Yes, Narin. 15 permutation of 1 po. Why 15? Kasi po, 5 different shirts po, tapos 6 different shorts, and 4 different pants po. Tapos ano, pinag-add po. Pinag-add mo. Ilan ang kailangan mo doon? One. So that will be 15 permutation of 1. That's correct. Very good. Kasi regardless kung ano man yan, hindi mo natitingnan. Ang kailangan mo lang isa. Pero kung ang sinabi ko ay kung siya ay makakabili ng one of each kind, isang shirt, isang short, isang pants, what will be its permutation? Yes, Sagulo. Sir, 5 permutation of 1, 6 permutation of 1, 4 permutation of 1 po. Anong sign po dito? Times po. Correct. Very good. Nakukuha na. Okay? So kapag walang condition, i-add mo lang. Pero kapag may condition na, you have to multiply. Okay? Clear po tayo doon? Kaintindihan po? Yes po. Ayan. Hopefully. So, yan. 15 ways. Pero pag each kind, yan. So, yan. Yan yung ginawa natin dati. 5, 20, arrange, suit. Ito. Let's try this one. In how many ways can 7 students be arranged in a row if 2 students wag muna natin ito ha. In how many ways can 7 students be arranged in a row? Tapos wag muna tayo maglagay ng condition. Okay? What will be its permutation kung wala ito? In how many ways can we arrange 7 students in a row? Yung 7 estudyante i-arrange natin. That will be, what will be its permutation? Kung wala pang condition. 7 estudyante, pauupuin mo in a row. What will be its permutation? Yes, Noreen. 7 permutation of 7 po. Correct. Lahat sila kasama. 7
permutation of 7. Yung ginagawa natin, naglalagay tayo ng 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That will be 7 yung una, 6 yung pangalawa, 5 yung pangatlo, 4 yung pangapat, then 3, 2, 1. Ibig sabihin yan, 7 permutation of 7. Okay? Ngayon, lagyan natin ngayon ang condition. Ang sabi, in how many ways can 7 students be arranged in a row if 2 insisted to be sitting beside each other? Ang gusto nung dalawa, pabebe, gusto nila lagi silang magkatabi. Kahit anong mangyari, magkatabi sila. So, paano natin i-consider yon? Okay? In that case, i-drawing natin. Okay? Ito, another condition to. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitong estudyante ang gagalawin mo. Kaso nga lang, itong dalawang estudyante, gusto niya na lagi silang magkasama. So ngayon, paano natin niya arrange yan? So technically, yung dalawa, gagawin mo na lang silang isa. Okay? Kasi, take it as, pag gumalaw kasi yung isa, kasunod yung isa. Kahit ano mangyari, kasama yung isa. So kung gagawin natin isa yon, ilan na lang estudyante natin? Ilan na lang estudyante natin? 6 po. 6. 6 na lang. So, 6 na lang yung i-arrange natin. So, magiging 6 permutation of 6 sila. Pero, since ito ay taken as 1, pwede silang magpalitan. Pwede mauna si A kay B o si B si A. Pero, isang position pa rin siya. Kaya, imumultiply ko siya ng 2 permutation of 2. Kasi silang dalawa mismo, pwedeng magpalitan. Nakuha po yung idea. Okay? So, 6 permutation of 6 kasi technically, ang makikita mo ay 6 lang kasi yung dalawa taken as 1. Okay? So, kapag gumalaw yung isa, kasama yung isa. So, 6 na daw yung i-arrange mo. Kaso, kapag napaupo mo yung 6 na yun, yung dalawa, pwede silang magpalitan anytime na hindi nababago yung iba. So, ibig sabihin, kailangan natin i-consider na 2 permutation of 2. Clear po? Sige. Naglagay tayo ng isa pa na condition. Okay? Yan. Katulad nito. Si Sam, si Joshua, si Jane, si Melanie, and Philip will take a squad picture wherein they will stand beside each other in a row. However, Joshua and Jane will always like to be in each other. How many ways can they do it? So, ilan yung tao natin? Ilan yung tao? People? 5 po. 5. Pero, may pabebe. May mag-shot ang gusto laging magkatabi. Si Sam at si Jane. Diba? Lagi silang magkatabi. So, ilan na lang i-consider natin tao? 4 po. So, that will be 4 permutation of 4 permutation of 4. Pero silang dalawa mismo ay pwede magpalit so that magiging 2 permutation of 2. What is 4 permutation of 4? 4 permutation of 4 will be 4 times 3 times 2, 24 times 2, that will be 48. Okay? Paano po natin? Pakita natin kung paano nangyari yun. Ito si Jane, si Joshua, si Sam, si Melanie, si Philip. Ito si Jane at saka si Joshua. Iisa sila. So technically, that will be 4 times 3 times 2 times 1. 4 na lang kasi sila, which is our 4 permutation of 4. Pero si Jane, which is 48 pala. Sorry, mali pala yung times ko. 4 times 3, 12. Times 2, that's 48. Bakit mo naging 48? Kasi nag-times 2. Kasi si Jane and Joshua, pwede silang magpalit anytime. Pwedeng Jane, Joshua, o Joshua, Jane, na hindi naapektuhan yung dalawa.
So, kaya po tayo nagka-times 2, which is 2 permutation of 2. Kaya ang final answer natin ay 48. Gets po? Gets po? Yes po. Okay po. So, yun po ang mga special cases lang natin. Okay. Ngayon, nag-away yung dalawa. Nag-away yung dalawa, ayaw na nalang magtabi. Okay? Kahit kailan, ayaw na nalang magtabi. Anong gagawin natin? Madali lang. So, balik tayo sa original. So, yung original na walang condition, which is 5 permutation of 5, which is 5 times 4 times 3 times 2 times 1, i-minus na lang natin ilang beses sila magkatabi, which is 48. So, yung, di ba, kung eto, yung 5 permutation of 5, yun ay walang condition. Lahat pwede mangyari. Magkatabi sila at hindi. Pero yung 48, sila yung magkatabi. So technically, doon sa lahat ng condition, ibawas mo lang yung magkatabi sila, malalaman mo kung ilang beses sila hindi magkatabi. So that will be 120 minus 48, that will be 72. There are 72 ways na hindi sila magkakatabi. Papo. Okay po tayo doon? Yes po. Okay po. So those are the conditions na pwede nating i-consider. Okay? So, again, ang mga condition natin ay yung multiplication. Yung multiplication natin at saka addition. You have to know muna kung may condition sinasabi o hindi. Kung i-add ba natin sila o yung multiply. Kung tapos na ba yung task o hindi. Pangalawa naman, if mga condition na gusto nila silang magkasama or gusto nilang maghiwalay. Kapag gusto nila lagi silang magkasama, they will be taken as one group. Pero yung nasa loob ng group na yon, meron pang permutation. Okay? Meron pang permutation. Let's add na lang last one. Okay? Mag-add na lang ako ng isa pa, ng last one. Example, if I have 3 Japanese, 4 Filipino, at saka po 2 Koreans na parito na visit na visitors. Yan. 3 Japanese, 4 Filipinos, 2 Koreans. In how many ways na pwede ko silang paupuin? Yun muna ang tanong ko. In how many ways na pwede ko silang paupuin? Anyone would like to give me the permutation? Yes, Sagulo. 9 permutation of 9 po. Correct. That will be 9 permutation of 9. Walang condition. Ang sabi ko lang, paupuin sila. Diba? Ngayon, what if, dahil sila ay mahihiyain, ang gusto nila, magkakatabi sila. Kung Japanese, magkakatabi ang Japanese, magkakatabi ang Pilipino, ang ano nga yung P natin? Japanese, Filipino, 4 na Filipino, at 2 Korean. What will be its permutation? What will be its permutation? Gusto magkakatabi, ang Japanese magkakatabi, ang Filipino magkakatabi, ang Korean magkakatabi. So, what will be its permutation? Yes, Sagulo? Sir, 3 permutation of 3, 4 permutation of 4, tapos 2 permutation of 2 po. Permutation of 2 and 2, permutation of 2. Saan nakuha yung 2 3 permutation of 3? Sa gulo. Sa Japanese po, sir. Yung 4 permutation of 4? Sa Filipino po. And yung 2 permutation of 2? Sa Korean po. Korean. This is slightly correct. May kulang lang. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, ang titingnan mo muna ay ilang bang groups ang meron. Ilang bang groups ang meron tayo? 3 po. 3. So that's 3 permutation of 3. Sila muna, magpalit yung Japanese, Filipino, Korean. Regardless kung hindi mo titingnan kung ilan sila. Basta Japanese, Filipino, Korean. Korean, Filipino, Japanese. So yung groupings muna. Bago mo
pasukin yung bawat group, which is yung Japanese tatlo, kaya sila magiging 3 permutation of 3, yung Filipino 4, kaya magiging 4 permutation of 4, at yung Korean 2 permutation of 2. Kaya po siya, it should be 3 permutation of 3 for 3 groups natin na magkahagulo. Then yung 3 permutation of 3 is for Japanese, 4 permutation of 4 is for Filipino, and 2 permutation of 2 for Koreans. Okay? So nakalimutan lang natin yung groupings muna. Kuha po? Yes po. Ayan. Ngayon, palta natin ang tanong ulit. Paano kung close naman si Japanese at si Filipino? So regardless, gusto nila magkakasama sila. Si Korean, wala. Kahit sino makatabi ko. Pero si Japanese at si Filipino, gusto nila lagi sila magkakasama. What will be its permutation? Si Japanese at Filipino, gusto nila magkasama. Si Korean, wala naman silang pake. Mas kahit sila magkahiwalay, pwede silang magkatabi, okay lang. Pero si Japanese at Filipino, gusto nila lagi silang magkatabi. So what will be its permutation? What will be its permutation? Anyone would like to try? Last one na to. Yes, anyone? Si Japanese at si Filipino gusto magkatabi, but si Korean, wala silang pakiko at sino makatabi nila. Yung mga hindi ka pa narinig na boses, try natin. Anyone? Try. Aris. Nandiyan din si Krenka. Compression. Sunyas. Mga hindi ko pa na re-ace. Nandiyan din. Try. Saka natin i-correct pag mali. Anyone? Fortuna? Johnny? Danilia? Wengkas? Anyone? Would that yes. Try? Sige. Opo. Sino po yan? 9 permutation of 7 po. 9 permutation of 7. Bakit naging 9 permutation of 7? Maghiwalay. Hiniwalay ko lang po yung Korean bagos pinalas ko po yung Japanese po at Filipino. Okay. So, itong 9 permutation niya kay Tinilia is a permutation. Pero kung titingnan natin ang pagkakasulat natin, it's 9 permutation of 7. Hindi po ito tama. Paliwanagin natin, anong ibig sabihin nung sinabi ni Tinilia na 9 permutation of 7? Ang ibig sabihin po nila natin, pag sinulat natin itong 9 permutation of 7, may siyam tayo na choices at pito lang yung pauupuin natin. Okay. Kung yun ang tanong, may siyam tayong na bisita, regardless kung sino, kasi siyam, at pito yung pauupuin natin. That's 9 permutation of 7. Okay. Analyze sila. Ang gusto ko ay pauupuin sila lahat. Pero, si Japanese at si Filipino magkasama lagi. Si Korean, regardless kung sino makatabi sila, okay lang. May bilog na si Japanese at si Filipino. Okay po, thank you pa rin, Penilia, for trying. Anyone? Any other? Noreen, sige. Ano po? Liwanagin pa natin. 2 permutation of 2. 2 permutation of 2? 7 permutation of 7 po. Okay, bakit po naging 2 permutation? Sige. 2 permutation of 2 po. Bakit naging 2 permutation of 2? Yung dalawang group. Dalawang group? Tapos po, yung Japan at Filipino po ay magkasama po. Okay po. So, naging 7 po. Permutation of 7. Okay po. This is slightly correct. May kulang lang, may mali.
Okay po. So nakuha niya yung idea ng 7 permutation of 7. Okay? So ito, this will be one group kaya nagkaroon tayo ng 7 permutation of 7. The question now is the Korean a group o hindi? Group ba sila? Naka-group ba sila? Sinabi ba natin na lagi silang magkatabi? Yes or no? Lagi ba sila dapat magkatabi? Sinabi ba? Yes or no? Sagot po. Yes or no? No po. No. So ibig sabihin, no. May ilang Korean tayo? Technically, that will be individual group. Individual sila. Dalawang Korean at yung grupo ng Japanese-Filipino. So hindi siya 2 permutation of 2, kundi 3 permutation of 3. Isang Korean at grupo ng Japanese-Filipino. So that will be 3 permutation of 3 times 7 permutation of 7. Kung sinabi ko na Japanese Pilipino laging makasama at ang Korean dapat laging makasama, doon siya magiging 2 permutation of 2. At dahil naging grupo si Korean, that will be 7 permutation of 7 for Japanese and Filipino times 2 permutation of 2 ulit para sa Korean. Kaso nga lang, ang sabi ko kanina, hindi naman kasi grupo si Korean. Sabi natin kanina, pwede silang maghiwalay, pwede hindi. So, wala silang condition. So, taken as individual sila, that will be 1, 2 Koreans, plus yung grupo ng Japanese at saka Filipino. That's po. Bakit siya naging 3 permutation of 3 times 7 permutation of 7? Clear po? Yes po? Clear po? Hindi? Salita po tayo kung maliwanag po. Kung gagawin natin grupo yung Korean, kung bibilugan natin yung Korean, that will be 2 permutation of 2 kasi dalawang grupo. Yung Japanese-Filipino group at Korean group. Kaya 2 permutation of 2. Dagos ay 7 permutation of 7 for the group of Japanese and Filipino at 2 permutation of 2 for Koreans. Kaso nga lang, sa pagkakasabi ko, hindi naman kasi grupo si Korean. Pwede silang maghiwalay, hindi. So individual ang bilang nun. Isang Korean, dalawang Korean, bagos at grupo ng Japanese at Filipino. Which is pangatlong grupo. So that's 3 permutation of 3. At sino lang may grupo? Yung Japanese-Filipino. Kaya sila lang ang may permutation sa loob na 7 permutation of 7. Yung Korean, hindi ko lalagyan ng 2 permutation of 2 kasi hindi naman sila grupo. Clear na po tayo? Sagot po. Yes po. Yes po. Clear na po. Opo, sir. Sige, last one. Last one na tanong. Okay? Paano kung si ano naman? Oh, ito. Si Pilipino, si Korean, gusto nila lagi silang magkatabi. Si Japanese, gusto nila lagi silang magkatabi. Japanese lagi magkatabi. Si Pilipino sa Korean, gumawa sila ng grupo nila at gusto nila magkatabi sila. Gumawa si Pilipino at Korean ng grupo nila at si Japanese may grupo sila. What will be its permutation? Yes, Cuenca. Christian. Christian, ano pong sagot? Okay, magpa-type lang siguro si Christian. John Michael, sige. Sir, 3 permutation of 3 po and 6 permutation of 6 po. 3 permutation of 3 and 6 permutation of 6. Hindi po rin ni Christian, wala po sa yung sound. Okay? So, agree po ba tayo sa 3 permutation of 3, 6 permutation of 6? O sige, Christian.
Marinig kaya namin ikaw? Hello? Wala pa rin. Do you agree with 3 permutation of 3, 6 permutation of 6? John Michael answered 3 permutation of 3, 6 permutation of 6. Tama po ba yun? Clear po ba tayo doon? Or may i-correct tayo? Huh? 3 permutation of 3, 6 permutation of 6 is partially correct. Nakalimutan natin na may grupo. Di ba nakabilog? So dapat may 2 permutation of 2. May 2 o permutation of 2 muna. So 2 permutation of 2 as grupo ng Japanese at grupo ng Filipino-Korean bago tayo pumasok sa loob ng grupo, which is 3 permutation of 3 for Japanese and 6 permutation of 6 for Filipino-Korean. Okay? Tingnan nyo muna yung labas bago kayo pumasok. Okay? Kung mayroon tayong groupings, itetake nyo muna yung group. Ilan group ang meron tayo? Kung hindi sila nakagroup, individual sila, taken as individual group yon. So that 6 permutation of 6, 2 permutation of 2. Last one. Medyo hindi pa yata. Correct. Control Z. Okay? Ito na lang. Si Japanese na lang ang ano, ang si Japanese na lang ang gusto magkakatabi. Si Filipino-Korean, walang pakialam. Pero si Japanese, gusto nila magkakatabi sila. What will be its permutation? Si Japanese na lang ang may grupo, ha? Si Japanese na lang ang may grupo. Kasi hindi ka namin naririnig. Anyone? Si Japanese na lang may grupo ngayon. Si Filipino, si Korean, walang grupo. Kahit sino, pwede makatabi nila. Anyone? Si Japanese na lang ang may grupo. Hmm, sige. Last one. And gusto mag-try? Last one. Okay po, nagsabi na po si Christian. Sabi po ni Christian, 3 permutation of 3, 5 permutation of 5, 3 permutation of 3. Do you agree? 5 permutation of 5, 3 permutation of 3. The 3 permutation of 3 is itong grupo. Hindi ko alam kung saan ang ganyan yung 5. Permutation of 5 at 3 permutation of 3 mo. Okay. Sa gulo. Sir, ano po? 9 permutation of 3 tapos 3 permutation of 3 po. 9 permutation of 3 then 3 permutation of 3. Tama po ba pagkasabi ni Sagulo? Tama po ba? Tama ba yung Sagulo? Sagot mo? 9 permutation Apo, of... ganyan po. 9 permutation of 3? Ay, permutation of 9 permutation of 2 po pala. 9 permutation of 2. So 9, dalawa lang yung pupoy natin. Again, tingnan muna natin. Ilan yung grupo? Ilan yung grupo? Ilan yung grupo dito? 1 po. Isa lang ba? Isang grupo ng Japanese. Okay? Pero, yung bang Pilipino at Korean nakagrupo? Yung Pilipino at Korean ba grupo? Hindi. Or individual? Individual po. Individual. So kung individual sila, bibilangin mo sila as individual group. Bawat individual ay isang grupo. So what will be its permutation? Bawat individual ay isang grupo. Pero may grupo talaga. Taken as one. Seven permutation of 7 po. 7 permutation of 7.
Bakit po 7 permutation of 7? Sige nga. Yung 4 po at 2 po, pinag-add ko po. Tapos yung 1 group po, kasama din po yun. Correct. That is 7 permutation of 7. Tapos na ba yun? 4 permutation of 4 po. Bakit mo ipa-4 permutation of 4? Grupo ba sila? Ay, 3 permutation of 3 po pala. Times 3 permutation of 3. Sila lang kasi yung grupo. Talaga. So this will be the final answer. 7 permutation of 7 times 3 permutation of 3. Bakit? Bawat isa ng Pilipino ay bibilangin mo as individual. Apat. Ito, dalawa. Ito, tatlo to. Diba? Kaso, ito nakagrupo. So, ilan yung makikita mo muunang una? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Kaya 7 permutation of 7. Pero ilan yung nasa loob? 1, 2, 3. 3 permutation of 3. There's 7 permutation of 7, 3 permutation of 3. Ginawa ko lang letters, pero kung titignan mo, kung ito drawing mo sila individually, yan. Ang nakagroup, nasa loob lang ng grupo ay yung tatlo. Pero ang nasa labas lang, individual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as one group. That's 7 permutation of 7. Then yung nasa loob ng circle, 3 permutation of 3. Okay, last one. Sige, mukhang hindi pa clear. Eh, paano si Korean? Nag-inarte. Si Japanese, gusto magkakatabi. Si Korean, gusto magkakatabi. Si Pilipino, walang arte. Kahit sino, pwede makatabi. What will be its permutation? 6 permutation of 6 po. 6 permutation of 6? That's 3 permutation of 3. 2 uh-huh. permutation of 2. Tapos na yan? Tapos na? Clear na yan? Narin, okay na to? Opo. Correct. 6 permutation of 6, 3 permutation of 3, 2 permutation of 2. Bakit po 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun mo nakikita mo sa labas. Pagkatapos sa labas, pasok sa loob. May grupo ng tatlo, 3 permutation of 3. May grupo ng dalawa, 2 permutation of 2. Clear na po? Yes po. Naintindihan na po. Maliwanag na po. Mas naliwanagan yata nung ginawa natin bilog-bilog. Na po. So, ganyan po ang conditional. So, you have to analyze the situation first bago maglagay po ng permutation. Okay? So, dun sa last week na binigay ko, balikan nyo muna. Baka may mga conditional doon. May addition. Na addition lang ang gagawin or multiplication. So, pwede nyo balikan. And I will be giving another worksheet na gagawin nyo po na pwede ang isulat nyo na lang po ay ang formula, which is in 3 permutation of 3, then answer. Hindi na kailang ipakita yung solution. Ipakikita nyo na lang ay yung mga formula. This 3 permutation of 3 times 2 permutation of 2, o kaya 4 plus 5, or 3 permutation of 1 plus 1 permutation of 1, then answer. Okay na po ako doon. Okay? Pwede kayong gumamit ng calculator if you have scientific calculator. Pwede mag-download kung makakapag-download. Question? May question pa po tayo? Okay po. Wala na? Sige po. So I'll be posting this again. Pwede nyo pong panoorin ulit para maintindihan. Okay? So thank you very much for attending. Bye-bye po. Thank you po, sir. Bye po, sir. Thank you bye. Po. Bye po. Bye po. Thank you po.